Okay. Okay. Game. Maraming good day, everyone. We are the Comic Family. Okay, ngayon, so ano ba ang topic natin for today? Ang topic natin for today ay how to get Korean visa. I-share po namin sa inyo ngayon kung ano yung mga naging experience namin sa pagkuha ng Korean visa. Before, sa Korean embassy po kami nag-direct, pero ngayon balita namin sa mga agency na po magpapasa ng application for Korean embassy. I-share din po namin sa inyo kung ano yung mga ginathered namin na import requirements. Oh, sige. Ikaw, ano ba yung mga kinuha mo, babe, nung mag-a-apply tayo ng Korean visa? Oh, sige. Tanong natin sa Bebe Ryle. Bebe Ryle, anong mga kinuha mong requirements? Wala pa po si Bebe Ryle. Wala pa. Pero, for your information, kung gusto nyong, halimbawa, meron kayong katulad namin na baby na katulad ni Bebe Ryle, 6 months and below, pwede nang kuhana ng passport. Tama? Tama. Pwede na rin. Pwede. So, kung may mga plans kayo na sumama all together as a family, hindi nyo kailangan magdalawang isip na iwan si baby nyo sa mga relatives na naiiwan nyo. You have the option to apply a passport for your infant child. Yes. Yes. And sa ticket naman, regarding sa ticket, parang minimal lang po yung babayaran for yes, infant. Minimal. Oh, first step, of course, kumpletuhin ang inyong requirements na hihingin mismo ni Korean Embassy para sa inyong approval process. So, ano-ano nga ba itong mga requirements na ito? Visa application form na pinrint lang po namin, kinuha namin sa website ng Korean Embassy. And colored passport ID. Pag nagpunta po kayo sa studio, sabihin nyo lang na papapicture kayo for Korean visa. Alam na po yun ng mga photographer. Yes. And syempre yung Philippine passport po, original. Ipapasa nyo po siya talaga sa, ano bang tawag dun? Consul? Sa consultation. Sa consul. Ipapasa nyo po siya sa consul. Yung passport and photocopy din ng bio page. Ano ba yung consul? English, Tagalog? Hindi ko Tagalog. English. Since kami po ay mga employee, hamak na empleyado, ang mga ginathered po namin na requirements is COE. Nanghingi po kami ng COE. Siyempre, si Pao, ako. Hindi pa po kami mag-asawa nung time na yon. And bank certificate. Tigisa po kami ng bangko. Sa last part po ng video na to, sasabihin namin kung magkano yung laman ng bank na ipinasa namin sa Korean Embassy. And yung ITR po namin, hiningi din po. Ayaw pong ipasabi ni Pao kung magkano yung laman ng bank account na ipinasa namin. Pero abangan nyo lang po ito. Ipapasok ko po sa last part ng video. Nagpasa din po ako no ng business registration kasi meron po akong isang sasakyan na naka-Grab and naka-register po siya sa BIR. Ipinasa ko rin po yung registration na yon para additional ano na lang din. Additional requirements. Tapos, ano pa ba yung mga ipinasa mo na ano requirement na tatandaan? Bank information. At isa pa nga po pala, nung kausap na kami ng consul, kinausap po kami, magkahiwalay po kami, and tinanong po ako kung gusto kong mag-apply for multiple visa. Siyempre, umuo lang po ako, and ibinigay ko lang po yung copy ng credit card ko, visa, gold visa, BDO credit card, and yung American Express credit card ko. Hiningi lang po nila yung kopya kasi meron pong agreement si BDO.
BDO and si Korean Embassy na parang priority po ata yung BDO card holder. So sa mga meron diyang credit card na gold, basta gold lang po at saka yung American Express ang ina-accept nila. Sabi nila, ang equivalent money na nakalagay dapat sa iyong bank account ay proportional kung ilang days kayo magsistay sa Korea as a tourist. Anong ibig kong sabihin doon? Based on the information na tinanong po namin yung mga kaibigan namin na pumupunta na ng Korea. Yes, at least dapat mga 10,000 per day. per day. So halimbawa, magsistay kayo doon for 3 days, then that's 10,000 times 3. Dapat meron kayo at least 30,000. Pero super short naman ng 3 days lang. Siguro pinaka okay na din na stay is 5 days. So dapat meron kayong 50,000 sa bank account nyo. Yes. Kami, nung time na pumunta kami ng Korea, 5 days lang yung application namin. So, kaming dalawa, tig 50,000 kaming. Pero, pwede rin namin i-discuss sa inyo kung magkano yung nagastos namin sa Korea sa mga susunod na video. Abangan nyo yan. Yes. So, bakit nga ba may mga nadi-disapprove na mga application for Korean visa? Madali nga bang mag-apply? Or pero may mga nakita po kami doon sa Korean Embassy na meron talagang umiiyak dahil meron talagang nakikita ako na nadi-deny, may nare-receive po sila na papel tapos nakalagay po ata doon yung reason kung bakit sila nadi-deny. Hindi ko lang sure kasi hindi ko naman po sinilip po ano yung mga binabasa nila na ano na papel. Yun po yung mga kasabayan po na nakikita ko na kumukuha ng passport nila. Binabalikan po nila yun after 3 days. May naka singit lang na papel sa loob ng passport nila. Ano nga ba katagal ang processing time ng pagkuha ng Korean visa requirement? So, after nating makumpleto ang inyong mga requirements, let's say na-comply nyo na po lahat from the visa application form na na-fill up to the preparation ng inyong bank account, maghihintay lang kayo ng 3 days. So after 3 days ay makukuha nyo na ang resulta kung kayo ay approve or not. Kasi kaya naging 3 days tayo dahil dun sa BDO card holder tayo. Pag 3 days lang po kapag mga meron kang card na ipinasa doon from BDO. And kapag ordinary application lang is 5 days. Ngayon po sa mga agency, 5 days din po ata nare-receive na yung visa. So, approve ka. Okay. So, 3 days kung meron kang kung card holder ka at in partnership yun sa ina-applyan yung visa. At 5 days naman kapag normal waiting. Generally, base sa mga collectively kung ano yung mga napagtanungan namin sa mga nadi-disapprove, mostly, yung mga nagiging reason siguro nabibigyan ng dahilan si Consul na mag-isip na yung nag-a-apply for tourist visa ay may chance na siya ay ang kailangan mo lang daw kung mapatunayan sa embassy is wala kang intention na mag-apply ng work pagdating doon and mas maigi na ma-identify mo sa kanila na may family ties na tinatawag ka dito. Ibig sabihin, yung may trabaho ka, may business, may asawa, anak ka na iiwan dito. Yung mga ganun na ano, na ang purpose mo lang talaga is mamamasyal ka. Tourist ka lang talaga doon. Ano bang example ng approved Korean visa? Saan yung stamp na approved na? Ito po yung example ng bakit sa kumala niya? Ito sa'yo to eh. Nang na-approve na visa.
Sunny Pau, multiple na siya. And parehas po kami na multiple. Hopefully, makabalik kami. Hopefully, makabalik kami. Nakasama na namin si Baby Ryle. Wala pa po siyang passport. Kukuhanan pa namin. And makikisabay na ako sa kanya ng renew para priority po kami. Ayan. Yehey. Huwag mo lalawayan, ha? Kung may mga questions kayo or may mga gusto kayong i-clarify, comment lang po kayo sa topic namin. Yes. Comment down below. And feel free to talk with us. At sasagutin po namin kayo isa-isa. And pwede po din namin kayong bigyan ng one-on-one advice sa application nyo. Mga nagtatanong kung mayroon ba dapat gastusin sa pag-a-apply ng Korean visa, the answer is... Wala. Wala po babayaran sa pag-a-apply ng Korean visa. Yes. Pero since agency na po ngayon, nagtanong-tanong po ako ng kung magkano yung application ng Korean visa. Ang tawag po ng mga agency is handling fee. Yun po yung bayad sa kanila para sa pag-a-apply ng visa mo. Hindi po nila ito ibabayad sa embassy, kundi para lang sa pagpaprocess nila, sa siguro pamasahe, pagpunta doon sa embassy, tapos yun sa pagpaprocess, sa pag-check ng mga papel nyo, pinakabayad nyo po yun sa kanila. Depende ang payment. Sa SM Ora, nagtanong ako, 1,000 pesos. Sa market, 800 pesos. Bale, yun lang po yung alam ko na agency. Hindi pa po ako nakakapag-scout ng ibang agency. Yun lang po yung maishishare ko na alam ko na dahil yun po yung mas malapit sa amin. Kung nakatulong po ang video na to sa inyo, pwede nyo pong i-like, mag-comment, and subscribe. Sobrang malaking tulong po sa amin yung isang subscribe nyo. Magpapaalam na po kami kasi nagliligalig na po itong Baby Ryle namin. So, bye-bye ka na sa mga ka-soulmate. Bye-bye. Bye-bye mga ka-soulmate. Bye-bye. I am Baby Ryle. Bye!